ilalim ng gobyerno Aquino, knockout pa rin ang human rights. Binubugbog ng gobyerno Aquino ang ating mga karapatang pantao. Kaya po sa araw na ito, upang singilin ang gobyernong Aquino sa kanyang pangbubugbog sa ating mga karapatang pantao, lalo na po ang karapatan ng mga marihirap at maliliit sa ating lipunan. Tingnan na lang po natin itong kalagayan ng ating ekonomiya at ang ating mga pang-ekonomiyang karapatan. Ang tanong ko po sa inyo, itong 7% paglago ba sa ating ekonomiya ay inyong naramdaman? Halos kalahati, 47% ng pamilyang Pilipino, 9.5 million Filipino families, ang nagsabing sila ay nagugutom at naghihirap. 21%, 4.3 million ang nakaranas ng matinding gutom. 29.4%, halos isa sa bawat tatlong mamamayan ay walang trabaho. Kaya ho, 1.4 na milyong Pilipino bawat taon ang lumalabas ng Pilipinas para maghanap ng trabaho. At pagdating naman sa presyo ng mga piliin, patuloy naman ang pagtaas ng presyo ng kuryente, ng tubig, ng langis, at lahat pa ng mga bilihin at serbisyo sa ating bansa. Sino ba ang nagpo-propaganda? Tayong kumakalamang sigpura, tayong nagbabayad ng napakamahal na presyo ng kuryente, o yung gobyernong nagsasabing lumalago ang ekonomiya? Sino ang nagpo-propaganda? Sino ang nanlilinlang? Ay sila po. Ang ating mga karapatan sa ekonomiya, katulad ng ating mga karapatan politikal at sibil, ay kailangan mo nating patuloy na ipaglaban. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po.